Hi, welcome po again to Moment of Light. Nasa ikalawang punto na po tayo ng ating kwentuhan sa ating title ng ating second Sunday of Advent Reflection from Matthew 3:1-12, Pagkilala sa Sarili. Pero bago po ito, kasama niyo pa rin si Brother Willie Suarez and Reverend Kenneth Alde. Si Bishop Ambu po ngayon ay nasa Roma kasama ng maraming obispong Pilipino nasa Roma na nagbisita kay Pope Benedict. Kaya ngayon tinetay po na, walang masyadong obispo dito sa Pilipinas. Pagdasal po natin ng success ng kanilang pagbisita sa ating Santo Papa. Ang ating pong phone number, cellphone number, gusto niyo pong mag-text, ibibigay po ni Brother Willie. Yes, at hinihintay po namin ang inyong mga text messages. 0921-251-5272. Okay, at si Kuya Kenneth. At sa mga gusto pong makiugnay sa amin sa internet, pwede po tayong sumali sa Facebook, Men of Light. Ilagay po sa search, Men of Light, at gawin pong kasama sa mga friends ninyo. At sa rcasf.com, nandun rin po tayo. MP3. If you want to download the MP3s, nandun po. Kaya MP3 lang po daw para mas mabilis si download. Yes. Opo. Para mga lang pwedeng ilagay sa cellphone, pwedeng i-record na. At tayo po hindi masyadong technical na tao. Yan lang po sinabi ng mga technician namin. Oo nga po. Ay, pagpatuloy po natin ang ating kwentuhan. Pagkilala sa sarili bilang paghahanda sa Advento. Actually po, napansin namin, alam niyo po, mas marami po yung nagre-retreat at nagre-recollection during Lenten season. Did you know that we also have to prepare ourselves for this Advent season? Pero mas nakukuha po yung panahon sa commercial aspect ng Advent. Yes. No? Mas marami po yung Christmas party, mas marami po yung exchange gift, mas marami po yung paghahanda ng pagkain at pagbili ng mga bagong gamit. Siguro dahil may 13th month at saka may bonus. Pero sana we also would not miss the point and the wonderful opportunity sa ating paghahanda ng ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili. Dahil ito pong panawagan ni Juan Bautista. Repentance actually starts from our way of accepting pagkilala at pagtanggap sa sarili. Kaya yung kalawang punto po ay ang accepting who we are not. First is to accept and embrace who we are, and at the same time, humbly recognize parang false selfhood na hindi tayo yan. We are more than that, parang ganyan. At ito po ang magiging kwentuhan natin because John the Baptist said, I am not the Messiah. I am not the one who is coming. I am not the one who will baptize you with the Holy Spirit. I am not the one who will save you. I am just somebody who's not even worthy to untie sandals. Parang ganyan. Kilala niya kung sino siya at malinaw na hindi siya ang Kristo. And that is a way that takes a lot of humility and boldness to say, I am not the one. Oho. Kaya po siguro nagkaroon siya ng karapatan para i-criticize rin yung mga pariseo. Yung nakita niya, sabi niya, you brood of vipers, sabi niya. Tapag na. Oo nga. You brood of vipers, who want you to flee from the coming wrath. Dahil ba sinasabi niyong kayo yung mga anak ni Abraham, sabi niya. Mm-hmm. Sometimes, our past, our lineage, kung minsan, yun ang pinagmamalaki natin. Pero isang pong challenge rin ni John the Baptist is, prove it. Do good work, sabi niya. Do not presume to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God raised up children to Abraham from these stones. Hindi niyo ba akong kilala? Anak ako ng congressman. Anak ako ng governor. Anak ako ni mayor. Tatay ko ito at yun. Pero pwede, okay yan. Pero you are not your father. You are not your mother. You are not the success of your family. You have to be who you are. And you have to accept who you are not. No? Gandang-gandang punto niya. No? Meron akong naiisip kanina sa isang karanasan ng isang kakilala ko. Meron po siyang nakilalang isang tao na napakabait, napakagalang-galang, napakamalapit sa Diyos. At
hinangaan niya ng husto itong taong ito. Kasama na rin po ako doon sa maraming humanga doon sa tao. Mm-hmm. Karamihan doon sa humahanga sa kanya, ginawang huwaran ang taong ito, ang kanyang pagkamalapit sa Diyos, ang kanyang paging madasalin. Isang tunay na tao. Madasalin. Ngunit yung isang humanga sa kanya, talaga pong it went beyond yung inspiration. Halos kinokopya na yung mga pamamaraan ng tao. Ang nakakalungkot instead of being a vehicle to move forward, naging parang obstacle po na eto na lang, dito na lang. Parang eto yung gawa ng tao nung hinahangaan ko. So dito tayo, hanggang dito lang. May positive at negative po . Ako gusto kong tingnan na napakaganda nung meron tayong mga hinahangaan. Ngunit kailangan din namang huwag tayong magpatali doon sa yugtong iyon ng ating paniniwala. Bagkus, ito ang magbunsod sa atin na to move on, to take extra steps para ika nga, yung inspirasyon natin na tinanggap ay maging bahagi ng ating buhay. Yes. I remember also, isa po sa mga hinahangaan ko na nasa Panginoon na ngayon, si Brother Paul Aguas. Dumating siya galing sa isang mahabang pananatili sa Estados Unidos. Marami siyang dalang mga libro, mga wala pa po CD noon, mga tape, no? Ng mga talks. Kasama siya dun sa speaker siya dun sa isang conference ng mga charismatic sa Southern California. Sabi ko, brother, ang dami naman yan. Sabi niya, hindi lang gusto kong basahin at pakinggan ang kanilang sinasabi dahil alam kong marami akong matututuhan sa kanila. Sabi niya, alam ko rin na I cannot be like that speaker or this speaker. I do not aspire to be them, but I want to be like them in a sense. Okay. Alam niyo po, siguro alam ni Brother Reverend Kenneth to yung sa homiletics, no? Nagtuturo po ako ng homiletics sa teacher seminary. Teacher ko po siya. Kung ako po yung may kasalanan ko. Pero sinasabi ko sa kanila, pag mga seminarista kayo, siguro meron kayong mga idol na pare, idol na professor, kung paano sila magsalita, yung style nila. It's also good to follow them. Pero nothing beats a realization of who you are and who you are not. Yes. Yung natural na ikaw ay tatanggapin ng tao. Yes. Kung ganyan ka talaga, even the voice, no? Just use your speaking voice. Do not pretend as if you are somebody else pag nasa ano ka na. Parang nag-iiba ka na. And people just parang magtatas ng kilay, but biglang nag-iba? Mahalaga din po yung maging natural tayo. Kahit na even our, anong tawag doon? Idiosyncrasies. Ating mga kahinaan. That will be part of our real identity. Mahalagang-mahalaga po ito sa mga bata. Sana kung may mga magulang na sumusubaybay sa Men of Light, huwag niyo po silang gawing yung parang example yung iba. Kunyari, ba't hindi mo kamukha yung kuya mo? Kuya mo, magaling. Yung ate mo, mas magaling sa'yo. Ba't hindi mo tularan yung kaklase mong kapitbahay natin? Ang galing. Ha? Baka sumagot po yung bata, kaya po magaling yung kapitbahay natin kasi po magaling po yung tatay niya. Sinasabi ko lang, maling-mali po yung parang lumalaki yung mga bata at kinukumpara natin sa iba. Kahit pagkakapatid po yan, they will not always be the same. And sometimes, when we do not accept who they are, we will never discover the gift in them. Kasi pilit nating inahanap yung ibang tao na hindi sila. That's why in our second point, pagkilala sa sarili, pagkilala rin na hindi ka, o kahit anong pinupunto ng mga halimbawa, hindi ka naman talaga magaling. Pero sabi ng magulang mo, dapat magaling ka. Dapat magaling kang kamukha ng kuya mo. Then,
yun nga po doon natin, you will never discover tunay na pagkilala sa sarili. Tsaka malungkot na buhay po siguro yun, no? Yung may pinaprotektan kang self-image na gusto mong pakita. Pero alam mo sa loob-loob mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw, oo. Or also, pwede rin. Yeah, sige. That will also tell doon sa acceptance ng tao, ng bata, na habang siya'y lumalaki, nagkakaroon ng ano yun eh, yung bobo ko eh, mahina ako eh, ganito ako. Yung para bang ang pumapasok sa kanya, puro negative na lang. Mm-hmm. Samantalang tayo po bilang mga magulang, ang isa sa ating mga papel ay hindi lang to provide for food, for shelter, kundi to reinforce yung kung ano ang ating mga anak. Yung ipakita natin sa kanila ang pagmamahal, ang pagpapahalaga, kay magaling siya o mahina siya, yung bang mapahalagahan mo siya bilang isang tao, bilang isang nilalang. And I think that will be the strength of the child paglaki niya. Meron po akong, ako itong paniniwala ko, marami po sa atin, it can be, we identify with, yung ang sa buhay daw po natin, meron tinatawag na process of identification. Mm-hmm. Yung pagkilala mo sa sarili mo, it can be about what you value. Ang isang relasyon, isang taong malapit sa'yo, ang iyong posisyon. Kung minsan yung tao, minsan nagtatampo pag hindi mo tinanggap yung idea niya. O suggest, you are not your idea, no? You are not your position. At gusto ko lang pong magkwento dong isang karanasan ng isang institusyon. Meron pong malaking eskwelahan na institusyon na nagkaroon po sila ng presidente na naging parte ng paglago at paglaki ng big educational institution na to. At may panahon pong dapat na mag-retire yung presidente. Eh, dahil talagang may edad na po siya at mahina na siya. Alam niyo po, yung panahon ng dapat siyang mag-retiro professionally, hindi po siya maalis-alis dahil parang namamatay siya pag tinanggal siya doon. Yung parang the person shows different reaction na they are not very healthy. And then, in spite of the intellectual capacities, no, may doctorate siya, doktor siya, so, kaya nga presidente siya ng malaking eskwelahang na ito. Pero ang nakakalungkot, parang sa edad niyang yun, para bang ang kanyang pagkatao, kanyang sarili ay parang naging nakadikit sa kanyang naging posisyon. At hindi na niya nakita yung sarili na that I am not my position. I am not my function. Advent prepares us to appreciate who we are. More than your position. More than your function. More than who we are now. Kaya po pag-usapan natin ang ating mission sa buhay. That who we can be and what we can become is the real calling of God sa atin. At magbabalik po ang Men of Light, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan.